Una sa lahat, pagbati po sa ating mayor, na Mayor Angeline Sweet Halili, sa ating Vice Mayor, kagalang-galang na Junjun Trinidad, at mga kagalang-galang na City Councilors, sa mga kapulisan, at sa lahat po na narito, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay narito ngayon upang ating gunitain at alalahanin muli ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay. At dahil sa ang ating Diyos ay buhay, buhay din ang kanyang salita na narito na kasulat sa Biblia na atin pong bibigyan daan saglit sa oras pong ito. Tayo po ay makinig at ito po'y napakahalaga sa bawat buhay natin dito sa lupa. Ayon po dito sa kawikaan, sabi po rito, nasa tao ang pag-iisip at pagbabala, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas. At ang masasama sa kaparusahan babagsak. Kinamumuhiya ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay patatawad kung tapat ka sa Diyos, malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay Kanyang maayos. Ito po ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ay saglit na manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Yesu Kristo, kami po o Diyos ay lumalapit sa iyo ngayong umaga. Batid mo lahat ang nangyari sa aming buhay. Kaya po naman, anuman po ang mga pangyayari sa bawat buhay namin, kami po ay nagkamali at nagkasala, patawarin mo po kami lahat sa oras pong ito o Diyos. Panginoon, amin pong sama-sama ang itinatagubilin sa iyo ang aming mga gagawin sa isang linggong aming kakaharapin. Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na kami lahat ay pagharian mo. Patuloy na ikaw ang manguna sa bawat buhay namin upang sa aming pagganap sa aming mga tungkulin bilang lingkod bayan, ito ay magawa namin ng buong husay at patuloy na mangyari ang mga proyektong aming binabalak sa lungsod na ito. Panginoon, amin pong dinatas din sa iyo ang City Hall na ito, Panginoon Diyos. Kayo po ang nagpahintulot na nagtatag nito. At kami pong lahat ay naniniwala, lahat ng iyong ginawa dito sa lupa ay patuloy na pagpapalain mo. Patuloy na hinihil namin ang pag-unlad at kapayapaan ng lungsod na ito ay patuloy na mangyari. Panginoon, sa bawat paglilingkod namin sa aming bayan, hinihiling din po namin, O Diyos, na ang aming mga pamilyang naiwan sa aming mga tahanan ay patuloy mo rin naman lilingapin, aalagaan, upang sila man po ay magkaroon ng kaligtasan habang kami ay naglilingkod sa bayan. Panginoon, maraming po salamat sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, kayo ang mayakda ng aming buhay. Ipinagkaloob mo sa amin ngayong umaga ang panibagong buhay, kalakasan, kalusugan ng aming pisikal at katawan. Yung po lahat ay aming buong pusong pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magwika ng Amen. Amen. Pitindihan ay palakpakan ng Diyos! Salamat po. Maraming salamat po, Pastor, at makakaharap na po ang bawat isa sa ating pambansang Watawat. Awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng himno ng Tanauan, ang Tanauan Bayan Ko, sa pamumuno ng City Health Office. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Thank you.
Makakaharap na po ang bawat isa. Maraming salamat po. And today is Mindful Monday, halina't ma-inspire sa ikasampung sangguniang pangunsod member at isang napakatinding kagalakan na siya po ay aking maipakilala. Maglilingkod, hindi paglilingkuran. The Honorable Herman R. De Sagun. Maraming salamat, Sir Tolich. Ang inyong pong lingkod,
ang naatasan ngayong Lunes para sa ating Mindful Monday. Ano ha? Hindi na masyadong mainit, ano? Isang mainit na pagbati ang ipinaabot ko sa inyong lahat. Lalo't higit sa ating kagalang-galang na ina ng lungsod, Mayor Angeline Sweet Halili, at siyempre naman sa ating iginagalang na pangalawang punong lungsod, Attorney Junjun Trinidad, kasama ang aking kagalang-galang na mga konsehal, kagalang-galang Joseph Castillo, kagalang-galang Silene Marqueses, kagalang-galang Angel Burgos, kagalang-galang Herman Trinidad, kagalang-galang Angel Atienza, kagalang-galang Cristel Duelos, kagalang-galang Honorable SK President Kennedy Macalindong, ang ating ABC President, kagalang-galang Rani Pruerta, kagalang-galang General Benedicto Corona, at kagalang-galang Honorable Glenwin Gonzalez. Dinalwa ko yan, ha? Pagbati rin sa ating City Administrator kay Sir Alan Credo, sa ating Chief of Staff kay Kapitan Ablao, sa ating mga matitikas na men and women in uniform, ang ating PNP, BJNP, Bureau 5, at syempre kasama rin natin ang ating mga pastor sa umagang ito, lahat ng mga department heads sa samahan ng senior citizens na pinamumunuan ni Tatay Boy de Ocampo, mga masisipag na kawani ng ating pamahalang lungsod ng Tanauan, magandang umaga at punong-puno ng biyaya sa umagang ito. Naatasan po ako upang magpahayag ng Whole Week Wellness na may temang Living the Moments. Yan ang iyahandog ko sa inyong lahat. At ang paksa natin sa umagang ito, in today's rush, we all think too much, seek too much, want too much, and forget about the joy of just being, by Eckhart Tolle. Tunay na napapanahon po ang ating paksa in this fast-paced world. Masyado po tayong kinakain ng sistema. Madaming tumatakbo sa ating mga isipan. Napakaraming needs and wants na gusto nating makuha within our capacities. But if we really contemplate in what the real essence of everything, we can achieve our goals by just doing the right things. Sa tamang oras, sa tamang paraan, sa ating pang-araw-araw na ginagawa, kagaya sa ating trabaho. We need to do our job with conviction. Sir, your own purpose. Bakit tayo narito? As a frontliners in giving services to the public. Ika nga, bakit at para kanino tayo gumigising sa umaga? A simple question, but it meant deeper. Living the moment. Ayon po sa ating tema sa umagang ito, mabuhay tayo sa kasalukuyan. Don't dwell on our past. Huwag po tayong magpakabala sa lahat ng bagay. Sapagkat ang yaman po ay hindi natin madadala sa dakong paroon. Sa halip, hanapin po natin ang tunay nating kasayahan. Tandaan po natin, we live only once, and life is too so short. So we need to live our life to the fullest para wala tayong pagsisisihan. Kung binigyan po tayo ng trabaho upang maglingkod,
gawin po natin ito ng may kalugutan. Sa lahat ng pagkakataon, do your best and give your best shot. Nang sa ganon, maging parte tayo ng solusyon at maging kapakipakinabang na manggagawa at mamamayan ng lungsod ng Tanauan. Sa aking sariling karanasan, napakarami ko na pong napagtagumpayan sa aking buhay. Pagsubok, karamdaman, problema at kahirapan. Pero hindi po ito naging hadlang upang ako ay sumuko. Ipinanganak po ang inyong lingkod ng aming mga magulang na nagbabalagwit lamang ng isda at ang aking ina naman ay nasa tahanan lamang. Salat sa yaman, pero sa sipag ng aming magulang ay nairaos kaming 10 magkakapatid na makatapos ng pag-aaral. Hindi pa din po kami ngayon yumaman, pero masasabi ko pong napakapalad namin sa aming mga magulang. Pinalaki kaming nagmamahalan at mabuting tao, may takot sa Diyos na siya namang ipamamana ko sa aking mga anak. Bilang lingkod bayan, ako din ay dumaan sa matinding pagsubok. Sino ba po ang maniniwala na isa na sa isang tulad ko na walang may pagmamalaking yaman pero pinagkatiwalaan ng mahigit 28,337 votes na taga-Tanauan. Marahil kahit po kung merong sapat na karanasan sa aming minamahal na barangay, kahit po ako ay naglingkod ng 24 na taon bilang konsehal at bilang kapitan sa aming minamahal na barangay, tumakbo sa isip ng marami ang lakas ng loob ni Kapitan Herman. Makalusot kaya pagkatapos po ng naranasang hirap sa paggalugad sa 48 barangay noong kampanyahan at ganun din po ng matinding puyatan sa meeting de avance, hindi ko po maiwasang isipin parang pinapatay ko po ang aking sarili. Sa hirap at mismong katawang lupa ko ay umaayaw. Hindi ko po maiwasang itanong sa aking sarili, worth it kaya ang ginagawa kong ito? Pero sa pagnamnam ko sa kasalukuyang pagkakataong ito, ang makapag-extend ng tulong sa abot ng aking makakaya, ang makapagbigay serbisyo at tulong sa ating mga kapwa Tanauanyo ay sapat na. Iyan po pala ang nais kong maging purpose sa buhay ko. To live my dreams, to deliver honest services to the people, to be with people who have faith in me, and to be surrounded by my families. Yan, kasama ko si Sir Dante, kasama ko rin si Sir Tolix. Friends, relatives who supported me all the way, at syempre, ang minamahal kong may bahay, si Mang Marily Lizado. Ang Panginoon Diyos na siyang mayakda ng aking buhay. At panguli, I suggest na mabuhay po tayo sa kasalukuyan. Work hard if you need. Strive hard if you want, but within limitation. Know your priorities in life. Let us all live a meaningful life. Spend quality time with your families and loved ones. Within, you will find joy on just being. So, focus your goals. Find happiness while performing your tasks and job. And everything
will follow. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Konsehal Herman Disagun. Patuloy po na maglilingkod, hindi paglilingkuran. Mabuhay po tayong lahat. Enjoy the rest of the week. And God bless us all. Hindi nyo naramdaman ang init, ano? Thank you very much. Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Konsehal Kapitan Tito Herman Disagun. At upang katawanin ang minamahal na ina ng ating lungsod, the Honorable Mary Angeline Ison Halili, mga kababayan, malugod po nating pakinggan ang mensahe mula sa ating minamahal na makisig na City Vice Mayor, the Honorable Attorney Hermine Hildo G. Trinidad Jr. Nagpunas po ako ng aking mata. Kasama si Konsehal Joseph. Pero ang aking sinoobserba at tinitingnan, Konsehal, kinakabahan na sina Pastor. Baka sa Lunes daw, hindi na sila kasali dito. At pwedeng-pwedeng katawanin na ng Tanauan Evangelical Alliance of Ministries. But just the same, thank you very much, Konsehal Herman Disagun. Napakagandang mensahe na ibinigay sa atin. At siguro naman, yun din ang aking gustong itanong sa bawat isa. Pag Lunes, excited ba kayong pumasok? Nung bata kasi tayo, ano, papayag, maniniwala, nung grade school, ano, excited pag Lunes. Bakit? May baon. No, nung lumaki-laki na, nung high school na, kaya excited pag Lunes. Bakit? Makikita si crush. Ano? Ngayon naman, sa ating ginagawa ngayon, excited ba kayo? Yes. Bakit tayo excited? Diba? May mga bagay tayo na gusto kong sabihin na sana ganun pa naman yung excitement natin. Alam natin yung Lunes will be the start of everything. Mainit pa nga yung ating flag raising. But I hope everyone will be have that excitement. Dahil kaya tayo pumapasok not only para para sa ating sarili, para sa kita, but most importantly, yung tulungan natin ang ating mga kababayan. Sa ating mga kasama, Konsehal Herman Disagun, Konsehal Joseph Castillo, Konsehal Lasailin Marqueses, Konsehal Angel Burgos, Konsehal Herman Trinidad, Konsehal Angel Lachenza, Konsehal Cristel Guelos, Konsehal Ben Corona, Konsehal John Kennedy Makalindong, Konsehal Glenwin Gonzalez, Konsehal Isidro Puruelta, Department Head Chief of Staff Dodong Ablao, sa ating mga kasamang mga kapulisan, sa lahat ng mga umayan, sa inyong lahat. Sana ho, maisip natin tuwing Lunes, we're excited to go to the City Hall to serve our people. Maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Vice Mayor Attorney Junjun Trinidad. At para naman po sa isang announcement mula po sa tanggapan ng CSWD, tinatawagan po ang CSWD in charge of office, si Ma'am Vicky Javier. Isa pong mapagpalang umaga, bagaman at mainit po sa ating lahat, pero sabi nga po ni Konsehal, ay punong-puno po ng biyaya para sa linggong ito. Isa pong, hindi po ito announcement, kung hindi ito po ay isang paglapit sa inyong pong mga bukas na puso, sapagkat meron po tayong dalawang bata na nasa bahay kandungan sa ngayon, si Maria Victoria Miranda, 1 month and 3 weeks, at saka po si Jennifer Herrera, bali po ay 6 days pa lang po. Ayan, ang kanila pong mga magulang ay napasama sa listahan po ng mga person deprived of liberty. Subalit gusto po natin silang tulungan na maging mga Kristiyano, kung kaya po sa darating na November 8 sila po ay aming pabibinyagan. Ayan, ang apila po namin sa bawat departamento, sana po ay makapagbahagi po tayo para po sa ikaliligaya, ikauunlad ng ating pong mga bata na inaalagaan. Ano man po ang inyong ipagkakaloob, ay taus-puso po namin tatanggapin. May mga nag-volunteer na pong mag-i-sponsor. Baka po masyadong dumami ang ninong at ninang. I-advance na po ang mga pakimkim. Ayan. At inaanyayahan po namin kayo sa November 8. Ang reception po ay sa
CSWD. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin pong protective division sa kung ano man po ang ating ipagkakaloob. At umasa po kayo na ang lahat ng inyong ibibigay ay ibabalik ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Vicky. And announcement po mula po sa tanggapan ng HR, magkakaroon po tayo ng IQA opening meeting ngayong 9 a.m. sa MO Theater Room para po ito sa mga concerned offices. At dito na po nagtatapos ang ating flag raising ceremony.